magsitayo po tayong lahat at ating pong dasalin ang orasyon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapal nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapal nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapal nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagsalansan ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkimkim ng galit. Sa halip, ipinadara mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin. Limutin mo ang mga pagkakasala namin at hiyagis sa kalaliman ng dagat. Ipamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maloy na pag-ibig sa angka ni Abraham gaya ng iyong pinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung tagle niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agawat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon.
tayo, Panginoong Hesukristo. Pabalik ako sa Ama at taamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalos sa kanila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila ang talinhagang ito. May isang tao ang may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng Ama ang kaniyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kaniyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kaniyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kaniyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kaniyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y mamamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako, isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kaniyang amala. Malayo pa'y natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kaniya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinangkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng Ama ang kaniyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kaniya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kaniyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya
Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong ebanghelyo ay pinamagatang ang alibughang anak o the prodigal son. Minsan naman po, ito ay tinatawag na ang mahabaging ama or the merciful father. Minsan naman, sa iba tinatawag itong the parable of the two sons, yung panganay at yung bunso. Itong ebanghelyong ito ay gustong-gusto ng mga bata sa kwento. Minsan po, nung nagtuturo ako ng catechism sa mga public school, nung ako ay medyo bata pa, kapag sinabi naming idadramatize namin yung talinhaga ng prodigal son, pag nagtanong ka kung sino ang gusto ng alibughang anak, halos lahat ng lalaki nagtataas ang kamay kasi gustong-gusto nila yung role ng prodigal son. O sino naman doon sa panganay, walang may gusto, no? Mamimilit ka pa. Bakit kaya gustong-gusto nila? Kasi kahit na doon sa edad na 10, 11, 12, nakaka-relate sila doon sa storya ng prodigal son. Hindi siya mahirap unawain. Pero sa mga taong matured sa pananampalataya, napakalalim ng kahulugan ng ebanghelyo. Una, isang anak na nagliwaliw. Isang anak na lahat ng kakayahan niya sa kaniyang sarili ay ginawa. At isang anak na loyal sa kaniyang tatay. Isang anak na makasalanan pero nagsisi. At isang anak na loyal pero mapanumbat. Yung saan tayo nakaka-relate? Alam niyo yung tahanan ay sumisimbolo sa templo na ang kaniyang tahanan ay bukas sa kaniyang anak na naglayas at bukas din sa kaniyang anak na panganay na kasakasama niya. Ang ama ay sumisimbolo sa Diyos na palaging naghihintay sa labas ng kaniyang anak na gustong bumalik. Hindi mauubos ang awa ng Diyos. Hindi mauubos ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong gustong bumalik sa kaniya. Hindi nauubos ang awa ng Poong Jesus Nazareno sa mga taong lumalapit sa kaniya. Ang alibughang anak ay istorya nating lahat. Tayo ba ay ang bunsong anak na kapag masarap ang buhay ay magliliwaliw at magpapakasaya? Pag nahihirapan na, babalik sa Diyos at sasabihin, bakit po? Di ba marami sa ating karanasan, marahil mga kilala pa natin, na kapag maalwan ang kanilang buhay, hindi nila kilala ang Diyos. Pero kapag naghihirap na at nakakaranas na ng problema sa buhay, tsaka sila lalapit sa Diyos at magtatanong.
Pero yung bunsong anak, hindi naman nagtanong. Nagpakita ng kaniyang pagsisisi. Nagpakita ng kaniyang kababaang loob na sana'y tanggapin siya ng Ama sa pagbalik sa kaniyang tahanan. At sa kaniyang pagbabalik, ibinalik ng Ama ang nawala niyang karangalan. Ang singsing, ang kasuotan, ang balabal, ang sandalyas ay sumisimbolo ng grasya at biyaya ng Diyos sa mga taong bumabalik sa Kaniya at nagpapakumbaba. Ganon din naman sa panganay. Maaring palagi tayong nagsisimba. Marahil palagi tayong nagdedeboto. Pero tayo naman ay mapanumbat sa Diyos. Sana sa storya ng prodigal son or merciful father ay makita natin ang ating sarili na bumabalik at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kahit saan at kahit kailan, wala tayong karapatang magyabang sa harapan ng Ama. Palagi tayong babalik sa Diyos upang Kanyang ibalik ang nawala nating karangalan dahil sa kasalanan. At ang pinakamagandang simbolo ng pagbabalik sa Diyos at pagyakap ng Ama ay ang banal na kumpisal. Tayo ay lumuhod sa Diyos, tanggapin ang kasalanan upang ibalik ng Diyos ang biyaya ng buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang talinhaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak, subalit malalim na paraan ang katotohanan ng pagbabagong loob. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwi na ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos, manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na anak, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa amin, manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo, manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal, manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig.
na ito andog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasang sa aming iyong inuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong makapagkasagip sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kaniyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kaniyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundin naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep me safe for eternal life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Sikap ng
Kristo upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, anak, kasana ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago, ako'y naghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hagkan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, sana ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Announcement, pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos na wang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.